Alam nyo, umikot na ako sa buong lalawigan ng Cebu maghapon. Galing po kami sa Talisay kanina, galing kami sa Arcao, galing kami sa Toledo. Napakarami mga volunteers na nakilala namin. Akala ko kulang na yung tao ngayon kasi ang dami ko nakausap kanina. Pero gulat po ako pagdating ko ngayong gabi kasi andito kayo lahat. Kaya maraming salamat. Alam nyo, papasok pa lang po ako dito, naririnig ko na yung mga boses ninyo. At yung sa akin po, ang Cebu will always be very emotional for me. Dahil sa maraming dahilan. Ang pinakauna pong dahilan, ito po yung huling lugar na pinanggalingan ng asawa ko bago siya na aksidente. Matagal pong hindi ako bumalik dito sa Cebu. Nung buhay pa po yung asawa ko, lagi po kaming bumibisita kasi matalik niya pong kaibigan, si former Mayor Tommy Osmeña. Pero nung namatay po yung asawa ko, hindi po namin kaya ng mga anak kong bumalik dito dahil maaalala namin yung kanyang pagkawala. Pero pagkalibing po ng asawa ko, bigla po ako naging kandidato na wala sa plano. Kumandidato po ako bilang Congresswoman ng 3rd District of Camarines Sur dahil po nagkagulo sa amin at kailangan ako mag-step in. Ito po yung pangalawa kong dahilan. Yung pangalawa ko pong dahilan, panahon pong nagkandidato ako, ang kalaban ko po, isa sa pinakamalakas na politiko doon sa amin. Walang-wala po ako sa sarili ko, wala po ako masyadong kakampi, wala po akong kapera-pera. Alam niyo po kung sino yung tumulong sa akin, Mayor Tommy Osmeña. Ikakwento ko lang po ito sa inyo kasi alam ko marami yung hindi nakakaalam ng kwento. Nung ako po napasubo, kandidato din si Mayor Tommy as mayor dito, pinuntahan niya po ako sa Naga para tingnan kung ano yung mga kailangan ko. Yung pinakauna ko pong mga pulyetos, pinakauna kong kalendaryo, pinakauna kong tarpaulin, ang nag-training po sa lahat na volunteers namin, Mayor Tommy Osmeña. Kaya yung kanya pong, ang relasyon ko po sa kanya, very personal. Kaya po ako nagpapasalamat na andito siya ngayong gabi. Sinasamahan tayo, of course, kasama po ang buong BOP case late headed by our mayoral candidate, Margot Osmeña. Ang pangatlo ko pong dahilan kung bakit napakalaki ng utang na loob ko sa Cebu. Nung kumandidato po ako noong 2016, hindi pa naman ako kilala. Bagong salta ako. Pero ang Cebu, ang pinanalo ko po dito sa aking pinaka naging kalaban ng eleksyon, almost 500,000 votes. Kaya, kung hindi po ako tinulungan ng Cebu ng ganun kalaki, hindi po sana ako Vice President ngayon. Madam President! Maraming salamat. President. Pero ako po yung sasabihin ko lang po sa inyo, Nung tinulungan niyo ako na maging pangalawang pangulo, hindi ko po kinalimutan yung lahat na pinangako ko dito sa Cebu.
Marami po ang hindi nakakaalam, pero nung kami po ay nag-launch ng aming Angat Buhay program, nagkaroon po tayo ng Cebu chapter ng Angat Buhay. At sunod-sunod po yung mga projects na dinala po natin dito, hindi lang sa Cebu City, pero sa buong lalawigan ng Cebu. Meron po tayong mental health program sa San Remigio, Cebu. Ewan ko kung meron dito ang taga San Remigio, pero pabalik-balik po ako sa kanila, nagtayo po tayo doon ng isang mental health facility at isang mental health program na tuloy-tuloy. Ewan ko kung meron ditong taga-Tuburan. Meron ba ditong taga-Tuburan? Sa Tuburan po, naglagay tayo ng water system para sa mga coffee farmers. Sa lungsod po ng Karkar sa Kanaga, nagkaroon po tayo ng bagsakan center para sa mga farmers. Naalala nyo po siguro nung pandemic. Naalala nyo ba yung pandemic? Nagkaroon po tayo dito ng bayanihan Sugbuanon. At nagawa lang po namin yung bayanihan Sugbuanon dahil napakaraming tumulong sa amin na mga volunteers dito sa Cebu. Naglatag po tayo ng shuttle buses para sa frontliners. Nagkaroon po tayo mga dormitories para sa frontliners. Nagkaroon po tayo ng ferry service from Olango to Mactan. Nagkaroon po tayo ng vaccine express, ng swab cab. Nagtap po tayo dito ng mga mananahi na local dito sa Cebu para mag-provide ng mga locally produced PPE sets. Marami po tayong dito nagawa, pero hindi lang po yun dahil sa akin, pero dahil din sa tulong ninyo. Ito po yung klase ng leadership. Ito yung klase ng pamamahala na aming iniaalay para sa inyo. Isang klase ng leadership na ang magaling hindi lang yung namumuno, pero yung namumuno, tinutulungan siya ng mga taong inspirado. Tinutulungan siya ng mga taong dahil may tiwala sa pamahalaan ay gustong-gustong mag-ambag para sa kinabukasan ng ating bayan. Ito po yung gusto nating sabihin ng gobyernong tapat. Aangat ang buhay ng lahat. Ito po isa sa puso natin. Ano pong gustong sabihin ng gobyernong tapat? Isang gobyerno na kung saan yung mga nakaupo na mga lingkod bayan matitino at mahuhusay. Bakit kailangan matino at mahusay? Unang-una para pangalagaan ang kaba ng bayan. Pag napapangalagaan po ang kaba ng bayan, mapupunta din siya sa pagtulong sa mga pinaka-nasa laylayan. Ang resibo po natin dyan, sa Office of the Vice President, kakaunti po yung aming pondo. Pero bakit marami kaming nagagawa? Marami po kaming nagagawa dahil malinis yung aming pamamalakad. Yung bawat sentimo ng aming budget ay kwentada namin. Sinisiguro namin na mapupunta siya dun sa mga pinakamalalayong mga lugar na nangangailangan ng tulong. Pero hindi lang po yun. Pag malinis ang pamahalaan, may tiwala ang mamamayan. Pag may tiwala ang mamamayan, at yun yung nakita natin dito sa Cebu, pag meron kayong tiwala sa pamahalaan nyo, handang-handa kayong tumulong kahit kailan. Pag sinabi pong iaangat natin ang buhay ng lahat, ano ang gustong sabihin? Ang gustong sabihin niyan, ang gobyerno yung mag-asikaso na meron tayong disenteng trabaho para sa lahat. Ngayong pandemic, marami yung nawala ng trabaho. Ang kinakailangan, ang ating pong pangarap, magkaroon tayo ng ayuda para sa mga nawala ng trabaho.
At pakatapos ng tatlong buwan na wala pa din siyang trabaho, gobyerno yung magbibigay sa kanya ng trabaho. Pero ang pinapangarap po natin, hindi basta-basta trabaho. Pero yung trabaho na magbibigay sa atin ng disenteng pamumuhay. Karamihan po dito sa inyo mga bata, pero I am sure meron din ditong mga magulang. Sino po mga magulang dito? Tayong mga magulang. Nako, meron nagre-raise ng kamay na parang hindi naman magulang. Tayo pong mga magulang, di ba? Wala naman tayong ibang pangarap, kundi bigyan yung mga anak natin ng buhay na mas maganda kesa sa atin. Makapagtapos yung ating mga anak para magkaroon sila ng magandang trabaho. Ang amin pong binapangako sa inyo, pag ang gobyerno matapat, sisiguraduhin natin na may disenteng trabaho para sa lahat, para nabubuhay tayo ng may dignidad. Nandito po ako ilang buwan ng nakaraan, siguro 2-3 buwan, kasama ko din si Mayor Tommy. Kausap po namin yung mga BPOs dito sa Cebu. Meron ba dito mga BPOs? Ayan, nakikita ko, meron. Pinag-usapan po natin ano ba yung mga kahirapan na pinagdadaanan. At ang ating pong plano para sa inyo, sisiguraduhin natin na yung working conditions, napapagaanan kayo. Hindi magiging problema yung sasakyan, pauwi, hindi magiging problema yung tirahan, hindi magiging problema yung lahat na services na kailangan nyo sa pamahalaan. Dahil ang pamahalaan pong aming binibigay sa inyo, isang pamahalaan na nakikinig all the time. Panahon po ngayon ng kampanya, marami sa ating manliligaw. Huwag po tayong magpapabudol. Pag panahon po ng kampanya, maraming mga ngako. Pero pag meron po sa ating mga ngako, ang tanungin po natin, asan ang resibo? Pag nagsabi pong mahal ko yung mahihirap, ang dapat pong itanong natin, nung walang eleksyon, asan ka? Leni! 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 Pag sinabi ko, pag sinabing galit ako sa korupsyon, ano ang pruweba mo? Hindi po tayo papayag. Hindi po tayo papayag na basta lang mga ngako pero wala namang resibo. Ngayon, ang dami nyong andito, lahat tayo masaya, lahat tayo high energy, lahat tayo passionate. Ang tanong ko lang sa inyo, meron pa po tayong 73 days to go? Kaya ba natin na sa 73 days na yon? Ganito pa din kataas yung ating energy? Ganito pa din ba tayo kadesidido? Na tayo yung magdidesisyon kung anong klaseng pamumuno at pamamahala at politika yung gusto natin dito sa ating bansa. Ang eleksyon pong ito, napakahalaga. Dahil yung lahat na ayaw natin sa politika, pwede po nating baguhin sa pagpili ng tama ngayong darating na halalan. Sisiguraduhin po natin na yung ating mga inihahalal ay pareho yung mga paniniwala natin para sa ating bayan. Wakasan na po natin yung bulok at luma ng klase ng politika. Dahil pag hindi po natin siya winakasan, wala naman tayong pagbabagong aasahan. Pinapakita nyo po ngayong gabi
na ang kapangyarihan nasa bawat isa sa inyo. Wala po sa aming mga politiko. Ang pagdidesisyon nasa inyo, kaya ang amin pong pakiusap, samahan niyo po kami sa laban na ito. Hindi lang po sa paraan ng pagboboto, pero labanan po natin yung lahat na disinformation. Labanan po natin lahat na fake news. Dahil pag hindi po natin lalabanan yun, ang eleksyon na to madidesisyonan ang basehan kasinungalingan. Kaya ang tanong ko, itong 73 days na dadating, kasama ba namin kayo sa paglaban? Ngayon po, napakarami na natin, pero magpaparami pa tayo. Ang aking pong pakiusap, kung tutulungan niyo po ako, tulungan niyo din po yung aking mga kasama dahil sila po yung magsisiguro na magagawa natin ang tamang ating trabaho. Siyempre po, unang-una sa ating Vice Presidential Candidate, Senator Kiko Pangilinan. Kiko! 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 Kasama din po natin Senator Sonny Trillanes. Kasama din po natin Attorney Sonny Matula. Kasama din po natin Senator Dick Gordon. Kasama din po natin Attorney Alex Lacson. Lacson! Lacson! Kasama din po natin Congressman Tom Villarin representing Senator Laila De Lima. Pati po si Attorney Philip Sawali pareho, si Senator Laila De Lima ang nire-represent. Hindi po natin ngayon kasama yung ating birthday girl, Senator Risa Hontiveros. Hihingi din po kami ng tulong sa ating iniidolo, Dean Shell Jokno. At last but not the least, ang ating pong IP, ang ating IP representative, siya po yung champion ng ating IP, Congressman Teddy Bagilat. Meron din po tayong guest candidates. Guest candidates, Senator Mig Zubiri, Senator Joel Villanueva, former Vice President Jojo Binay, saka Senator Chis Escudero. Pero sa akin lang po, hindi po matatapos ang gabi na hindi po ako nagpapasalamat sa lahat pong mga nag-asikaso na napakaraming grupo dito. Kanina po kasama ko si Vice Governor Junjun Davide. Ewan ko po ka andito si Yusek. Si Yusek Bimbo Fernandez, isa po sa ating mga provincial heads. Of course, Mayor Tommy Osmeña yung ating city head. Along with matagal ko na pong idol si Mayor Margot. Dahil nung ako po ay NGO worker pa na nagtatrabaho para sa women empowerment and children's rights. Yung mga programa po ni Mayor Margot dito sa Cebu, yung ating sinusunod. And of course, the entire BOP case late. Maraming salamat po sa inyo for joining us tonight. Iba-iba pa pong mga grupo ang andito. Sorry kung hindi ko mabasa yung iba dahil napakalakas ng ilaw. Cebu BPO for Leni, thank you po.
Accountants for Leni Robredo. Lipi for Leni. Ikaw ang among gapili, VP Leni. Daang bantayan volunteers for Leni Kiko. Meron pa po, kasama ko po siya sa 16th Congress. Matalik po natin kaibigan, napakahusay na public servant, Congressman Avellanosa, nandito po siya sa likod. Pasensya na po, hindi ko nababasa yung iba. Pasensya na sa inyo. Med students, Leni, Kiko. Lawyers for Leni, nandun po kanina. Maraming salamat, Cebu Law students for Leni. Singles for Leni. Normalize for Leni. 2022 is a woman. My mom and dad will vote Leni Kiko for my future. Leni, ano ba yan? Sunbae name? I wanna rock with you. K-pop stans. Leni Revolution. Eto, pakinggan nyo. Maganda to. Yes to Lugaw, no to Magnanakaw. Yes! Yeah! LGBTQIA+, for Leni. Eto, walang jowa for Kiko. Ano po yun? Apple size students for Leni. Cebu People's Campaign Assembly. Tama ba? She overcame everything that was meant to destroy her. Thank you po. Pink akong boto. Eto po, special prayer sa mga nag-take ng bar exams. Nakalagay po sa gobyernong tapat, papasa sa bar exam ang lahat. Future Soksay, teachers ba yan? Teachers for Leni, maraming salamat. Scholars for Leni. Cloud Chasers for